Hello guys, nagbabalik na naman tayo sa ating channel. Kung kayo napadaan, pwede kayong mag-subscribe at i-click mo na rin notification bell at huwag mo na rin kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share. Guys, pag-usapan lang natin itong article ng PET. Ayon sa PET guys, Daniel Padilla nagliliwaliw sa Boracay. Ibig sabihin yan guys, nandito sa Boracay para siyempre guys, no, pasayahin ang kanyang nalalaping bakasyon dahil alam naman natin guys kung bakit nila ginagawa yan dahil gusto nilang pasayahin muna ang kanilang sarili bago sila sumabak sa kanilang mga project. Alam naman natin guys mabibigat ang kanilang project kasi pag sila ay nasa taping na, puyat na yan, labanan na sa mga puyatan. Mukhang ini-enjoy ni Daniel Padilla ang pagiging single ha, or escape goat niya ito para libangin ang sarili with his friends, di ba? Na alam naman natin guys ha, na kumakalat din sa social media na kasama niya dito si Catherine Bernardo. Siyempre guys ha, may mga pera yan, di ba? Hindi naman natin sabihin na walang pera yan. Kaya nilang magbiyahe pabalik-balik kasi nga may mga pera ang mga yan. Spotted sa Boracay si Daniel kasama ang ilang kaibigan noong Sabado. Kita nyo guys, no, after niyang galing sa Dubai, agad pumunta siya sa nasabing Boracay. Grabe, no? Tapos guys, lumalabas din sa mga social media na spotted sila dahil nga nagdi-disguise daw sila. Diba? Para hindi nga sila makitahan. Kumalat nga ang photos ng aktor kasama ang mga taong nakasabay niya sa airport at nagpapa-picture sa kanya. Maraming marami rin fans ang sinuwerteng nakapag-picture with Daniel sa Bora. Puring-puri nila ang panganay na anak ni Carla Estrada. Very accommodating daw ito at mabait sa mga fan na gustong magpa-selfie sa kanya. Ibig sabihin lang nito guys, pinagkaguluan din na naman dito si Daniel Padilla sa Boracay. Diba? Kagulat-gulat na lang yan guys. Last 2023 ay nilalait si Daniel Padilla. Diba? Puro pambabatikos at wala na daw alaga ang buhay ni Daniel Padilla. Ang iba nga sinusumpa na si Daniel Padilla guys eh. Ang sabi pa dito guys, isa naman talaga si Daniel sa mga sikat na artista na sobrang magpahalaga sa fans. Tested and proven namin yan. Kaya kahit anong intriga, ang iba to sa kanya ay love na love pa rin siya ng mga fans. Trending nga sa ex dating Twitter ang mga pinupuntaan lugar ng dating boyfriend ni Catherine Bernardo. Iniilista ng fans ang place na binibisita ng aktor para magbakasyon at business trip after niyang magbreak ni Catherine. Una na raw, dumaan din siya sa Hong Kong bago dumalo sa opening ng new restaurant business in Dubai at ngayon nga ay sa Boracay. Naman nagre-relax ang kapamilya aktor. Ibig sabihin pala nito guys, tumungo muna siya sa Hong Kong bago sa Dubai. Tapos ongoing siya sa Boracay. Diba? Alam naman natin guys, no? Si Daniel Padilla ay nagbubukas ng maraming mga negosyo sa ibang bansa. Diba? Kita nyo guys, no? Yung sinasabi nilang walang pera, pero nagbubukas ng maraming negosyo. Diba? Kagulat-gulat na lang yung pambabatikos noong last 2023. Diba? At sinasabi pa nila guys na binuhat daw ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla. No. Kasi ginalingan ni Daniel Padilla nung baguan siya. At alam nyo ba guys na naiiya si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo dahil mas nauna si Catherine Bernardo na maging artista. Diba? Kaya nga sinasabi ng karamihan, paano binuhat ni Catherine Bernardo eh mas ginalingan ni Daniel Padilla at pinatunayan niya sa sarili niya na karapat dapat siya i-love team kay Catherine Bernardo. Nagtatanong tuloy ang netizens kung bakit puro tour ang ginagawa ni Daniel at kailan daw kaya magsisimula ang shooting niya nang mapanood si Kamatayan kung saan kasama niya ang kaibigan si Sanjo Marudo. Abangers na rin kasi
sila sa masisimulang ito ng aktor. Kasi guys, dati, no, last 2023, kahit gumawa pa yan ng mga movie, walang papansin sa kanya at walang manunood sa kanya. Kahit na daw mag-concert pa si Daniel Padilla, ay wala ding manunood sa kanya. Kagulat-gulat na lang ito, guys, no? Ang pagkakataon, abang hindi pa siya busy sa paggagawa ng movie, kaya nag-re-relax muna siya with family and friends. Malaya naman natin at baka business din ang pinupuntahan ng aktor sa Bora. Marami naman fans ang nag-iinayang na nagpunta ng Boracay si Daniel at hindi tuloy siya naka-attend sa Miss M Night of 100 Star Tribute. Sayang daw dahil nasa event na iyon si Catherine at nagkita sana ang mag-ex, di ba? Hindi guys eh, alam naman natin no, hindi talaga sila nag-meet ng medyo nakikitaan yung spotted. Kaya nga nagdi-disguise sila eh, no? Kaya nga sinasabi sa social media ay nagdi-disguise sila para hindi sila makita. Kaya nga sinasabi nila na pumunta rin sa Boracay si Catherine Bernardo. Naku, kung nasa event din si Direk, Gianni, Manahan, si Daniel, baka kung ano-ano ang intriga na naman ang gawin ng mga basher, no? Kasi guys, no, hindi na natin mawawala yung mga basher na ganyan. Diba? Kahit na sino pa man na basta't nasa showbiz, naiintindihan na yan. Diba? Kahit mga artista pa yan, guys, naiintindihan nila yan dahil showbiz yan. Diba? Hindi naman siguro sila papasok bilang artista kung hindi nila maiintindihan yung showbiz. No? Kasama lahat yan. Kasi guys, no, nagkaroon talaga siya ng pangalan nang dahil kay Daniel Padilla. Dahil sa galing niya.